Ganito na ang nagagawa ng pera sa ngayon. 12 kakaibang bagay na pwede mo nang bilhin gamit ang pera. Ano-ano kaya ang mga kakaibang bagay na ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sabi nila, lahat daw ng bagay na nakikita sa ating mundo ay kaya nang bilhin ng pera. Sang-ayon ka ba dito? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Ganun pa man, kapag marami kang ang pera, ay kaya mo nang bumili ng mga mamahaling kotse at malalaking bahay. At syempre, kapag marami ka nang ang pera, ay mabibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. Pero lingid sa iyong kaalaman, ay bukod sa mga yan, ay meron pang kakaibang bagay ang kayang mabili ng pera. At kung gusto mong malaman ang mga yan, simulan na natin. Number 12, Steve Cohen's 14-foot reserve shark. Sobrang daming pera ng mga mayayaman, iwiling na nga silang bumili ng mga painting na milyon ng halaga para lamang isabit sa kanilang dingding sa bahay. Pero hindi ito decorative painting o di naman kaya obra ng isang sikat na artist, kundi isa itong globally famous o sikat at kadala sa buong mundo at one of the kind masterpiece na ginawa ni Damien Hirst. Tinawag niya nga rin ang kanyang masterpiece at The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Sa madaling salita, ay isa itong 14-foot tiger shark na nakapreserve. At sa kabila pa nga nito, dahil one of the kind nga ito, ay binili nga ito ng isang bilyonaryo na si Steve Cohen sa halagang $8 million. Ang preserved shark na ito ayon sa mga dalubhasa, tatagal lamang ito ng 100 years at saka bubulok. At bagamat alam nga ito ni Steve, ay binili niya pa rin ito. Ikaw, kung ikaw si Steve, bibilin mo kaya ito? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Number 11, Mukesh Ambani's Home. Sa may India, makikita mo nga dito ang talagang mayayaman at mahihirap. Ito'y binabase sa kanilang bahay na tinitirikan. At may lugar nga dito na para lang talaga sa mga taong mahihirap. At meron din namang mga lugar dito na para lamang talaga sa mga nuknukan ng yayaman. At makikita mo nga dito ang bahay na ikalawa sa pinakamahal na bahay sa buong planetang Earth. Natawag itong Antilia na nakalocate sa Mumbai. Tugang may-ari ito ni Mukesh Ambani, pinakamayaman tao sa Asia. At hindi lang ito basta bahay kundi isa rin nga itong tower na merong 400,000 meter ang lawak. Meron pa nga itong helipad, air traffic control, 168 car garage, 7 na elevator, 56 theater, snow room, mga terrace, gardens, multiple swimming pools at spa at health center. Grabe no? At sa sobrang laki nga nito, ay aabutin ka dito ng buwan bago mo tuluyang malibot ito. Meron pa nga itong feature na kayang tumagal kahit tamaan ito ng 8.0 magnitude na earthquake. At ang halaga nito ay $2 billion. Number 10, Roman Abramovich's Super Yacht. Halos lahat ng football fans ay kilala si Roman Abramovich. At kung hindi mo nga siya kilala, siya lang naman ay isang Russian billionaire na nagmamay-ari ng English football club na Chelsea. May net worth siyang $12.9 billion noong 2019. Sa makatuwid, ay kaya niyang bilhin ang mga bagay na pinapangarap lamang ng ibang mga tao. Sana nga dito ang yate niya na may pangalang Solaris. Hindi ito isang ordinaryong yate lamang dahil may laki itong 460 foot. At makikita mo sa yate niya na meron itong helipad, swimming pool, jacuzzi, 8 decks, elevator, outdoor beach club, gym, sauna at 48 na cabins. At kaya nga nitong mag-accommodate ng 36 guests at 60 crew members. At may halaga ang yating ito ng 430 million pounds. Number 9, Larry Ellison's Hawaiian Island. Si Larry Ellison ay co-founder ng Oracle, isa itong multinational computer technology corporation. At dahil nga malaki ang kanilang kumpanya, ay bumili nga sila ng 6 na malalaking isla sa Hawaii. At ang isla na nga na ito, itinawag nilang Lanai. At ang 78% ng isla na ito ay pagmamay-ari ni Larry. Pero ano nga bang meron sa may isla na ito? Meron nga itong dalawang four-season na hotel resort, animal shelter na kasya 400 feral cats. At dahil nga ayaw sabihin ni Larry ang halaga ng mga isla, ay in-estimate na lamang ito. Ayon sa may estimate, ay abot nga ito ng $300 million. At sa kabila pa nga nito, hindi ba nga ni Larry ang itsura ng kanyang isla? Nung sa iba, ay puro kalsada ang makikita, kung sa kanya naman, pinuno niya ito ng mga magagandang tanawin na kaakit-akit sa mga turista. Number 8, Prince Al Walid Bin Talal's Airbus A380. Si Prince Talal ay kilalang bilyonaryo sa Saudi. Meron siyang share na 47.5% sa Four Season Hotel at Resort. At siya rin ang owner ng George V sa Paris at Savoy sa London. At sa sobrang yaman niya, wala siyang pakialam sa presyo at binili lang siya ng bili ng mga bagay na magugustuhan niya. At dito nga, bumili nga siya ng eroplano na tinawag niyang A380 Airbus. Nilagyan niya ito ng double decker para magkasya ang dalawa niyang Rolls Royce at ang kanyang mga kabayo. Gawa rin halos lahat sa ginto ang loob ng eroplano. At miski ang trono niya ay ginto rin. Meron pa nga itong custom dining table, office at luxury bedroom. Grabe no?
Nagkakahalagang replano ito ng $500 million. Dagdag pa dito, ay meron pa nga din siyang Hawker Jet at Airbus A321. Number 7, William Cokes, Billy the Kid Photo. Si Billy the Kid sa isang sikat na gunfighter sa Old West. Marami na siyang pinatay bago siya barilin nung siya ay 21 anyos pa lamang. May mukha siya baby face, kaya ang tawag sa kanya ay Billy the Kid. Naging bantog ang pangalan niya matapos siyang mamatay, kaya naman nagkaroon ng malaking halaga ang mga larawan niya. At sa ngayon, mayroon na lamang nag-iisang larawan na totoo si Billy. At ang may-ari nga nito ay si William Cook. Nabili niya ito sa auction sa halagang $2.3 million. Si Cook ay isang executive sa energy company at kolektor din siya ng art sa American West. Binili ni Cook ang larawan na ito ni Billy para itago lamang sa kanyang bahay. Number 6, The Car Collection of Sultan of Brunei. Ang lahat ng mga kotseng ito ay nagkakahalaga ng $5 billion. At ang may-ari nga nito ay ang Sultan ng Brunei. Sa katunayan ay aabot ng 7,000 ang mga kotse dito. Karamihan dito mga Ferrari F1, McLaren F1 at Rolls Royce, BMW, Mercedes at napakarami pang iba. Number 5, Jeff Bezos newspaper cost $250 million. Marahil kilala mo na siya o di naman kaya narinig mo na siya. Siyang may-ari ng Amazon at Skyrocket. Kabilang nga ang tao na ito bilang pinakamayaman na tao sa ating planeta. Napakamahal din ang kanyang gamit at mga eksperimentong ginagawa. At halimbawa dito, binili niya ang Washington Post noong 2013 sa halagang $250 million. Malaking halaga na ito dahil sa ngayon, hindi na nga gaanong uso ang mga diaryo. Pero bakit nga ba ito binili ni Jeff Bezos? Ang dahilan niya ay naisip niya lang dahil ito raw ay isang investment. Oo, naisip niya lang. Ang malapit pa nga dito, matapos na itong bilhin ay hindi man lang siya tumungtong sa binili niyang establishment. Number 4, Jocelyn Wilton's Plastic Surgery. Kapag marami ka ng pera, ay kaya mong magpaganda ng sobra. At ito nga ang pananaw ni Jocelyn. At gumasta nga siya ng $4 million para lamang magawa niya ang mga retoke, cosmetic na gusto niya para sa kanyang katawan. At bukod pa nga rito, lalong dumami ang pera niya nang makakuha siya ng $2.5 billion sa kanyang divorce settlement sa kanyang asawa. At dahil dito, hindi na nga siya tumigil magparemodel ng kanyang muka at katawan. At ang malapit pa sa ginawa niya, ginaya niya nga rin ang muka ng isang pusa. Siya'y sumailalim sa mga paghiwa ng maraming beses. Na-reconstruct din ang mukha niya, dilagyan ito ng collagen. At lahat-lahat ng cost na ginawa niya sa kanyang sarili ay umabot ng $4 million. Number 3, Elon Musk Car Submarine. Ang kotse na ito, yung nagiging submarine ay nagkakahalaga ng $1 million. Ginamit na ito ni James Bond sa palabas, kaya naman naisipan ni Elon Musk, nabilhin nga ito dahil number 1 fan siya, James Bond. At dito, disappointed si Elon nang malaman niya na hindi ito totally nagtatransform bilang submarine. Kaya naman dahil dito, ginawa niya na nga lang itong inspiration para magawa niya ang kanyang Tesla Cybertruck. Number 2, Sugar Baby. Ito na atang isa sa pinakamalupit sa ating listahan. Sinabing sugar babies, sila yung mga batang babae na magaganda na nakakatanggap ng suporta sa mga mayayamang matatandang lalaki. At kung mayaman ka nga, ay kayang-kaya mo din sigurong makakuha ng ganito. At ang karamihan sa mga sugar babies ay maluluho dahil nga naman meron silang sponsor na mayaman. Pero ang mga luhong tinatamasa mo naman, kapalit nito ang buo mo ng pagkatao. At sa ngayon, hindi lang ito para sa mga babae, kundi pwede rin itong mangyari sa mga lalaki. Ikaw, papayag ka ba na bibilin lahat ng gusto mo at mararanasan mo marangyang buhay pero sa kanya ka na habang buhay? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Number 1, Carlos Slim's Museum in Mexico. Ang kakaiba at napakagandang modern piece na ito ay pinagawa ng isang Mexican billionaire na si Carlos Slim. Dinesenyo ito ng kanyang manugang at kinumpara pa nga ito sa Guggenheim na makikita naman sa Spain. Binuo ito ng 6-story metallic structure shape at ang kagandahan pa sa museo na ito ay wala itong bintana. At ang loob ng museo ay makikita mo nga dito ang 3,400 na mga mahalagang art piece. Sa kabila pa nga nito ay libre lang dito pumasok kaya naman tinatao ito at dinadayo talaga ng mga turista. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.